What's up guys? Welcome to my YouTube channel. This is Humor PH. And dito na naman ang pabibo ni Ming Guro na punong-puno ng humor and willing to give you more. Narito ako para tulungan ka, natulungan ang sarili mong matuto sa pamamagitan ng math pinadali, math pinasaya, at math pina-exciting na mathematics lessons. Ngayong araw, pag-uusapan natin ng about sa union and intersectional sets. At dapat may idea ka na rin sa mga basic subsets katulad ng ano nga ba ibig sabihin ng well-defined sets? Ano nga ba ibig sabihin ng subset, ng proper subset, ng universal set, ng cardinality, paano magsulat ng set, so on and so forth. Because in this video, we are just focusing on the union and intersection of sets. And ayoko nang patagalin pa. Let's get to our discussion in 3, 2, 1, go! Okay, good day everyone. So ngayong araw, pag-uusapan natin ang tungkol sa union and intersection of sets. Umpisahan natin kay union of sets. Now, I'm not going to give you right away the definitions kasi tayo ang gagawa ng definition natin ng union of sets, little by little. Now, ang gagawin ko muna, or natin, I will show you first two examples of union of sets, kung paano ginagawa. What you're going to do is to observe kung ano nga bang pattern, kung may makikita ka man, kapag ginagawa ang union of sets. Example number one. Set A with an elements of 1, 2, 3, 4, 5. Set B with an elements of 0, 4, 8, and 12. Once we get the A union B, this is the symbol for union, letter U. Kapag kinuha si A union B, eto magiging sagot. Observe the answer. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, and 12. Next, example number 2. We have set C with an elements of 3, 6, 9, and 12. Set D with an elements of 2, 4, 6, 8, 10, and 12. Once we get C union D, union ng C sa kanang D, the answer will become like this. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, and 12. Now, with these two examples, observe what happened. I'll give you a minute for that. Your timer starts now. Okay, time's up. Now let's discuss. Okay. What happened? Ano nangyari sa sagot? Ano nangyayari kapag kinukuha si A union B? Sige nga. Ayun. Pinagsasama-sama lahat ng elements nung A sa kanong B. Diba? Dito sa una, pinagsama-sama lahat ng elements ni A sa kani B. Tama ba? Ayan. Lahat na nandito inilagay doon. Now, pag-usapan natin yung order. Paano kaya ito isinulat? Paano inarrange yung elements? From 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, and 12, nag-start sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. So, that means, kapag kinukuha si A union B or union of sets, dapat laging ascending mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Kaya pataas dapat ang
order. Another thing. Dalawa yung 4 dito. Pero isa lang ang nilagay dito. Is there repetition of elements? Wala. Elements should not be repeated. Hindi yun pwedeng ulitin. Walang nauulit na element or elements sa sagot. Just like example number 2. Diba? Pinagsama-sama lahat ng elements ni C sa kanili dun sa sagot. And inobserve yung order na dapat pataas mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas, which is 12. Then, although may dalawang 6, may dalawang 12, mag-a-appear doon sa sagot na isa lang si 6, isa lang si 12. Kasi there is no repetition of element or elements in the answer kapag union of sets. So let's define now, ano nga ba ang union of sets? Okay, for our definition, pinagsama-sama ang elements ng given sets. Ayan, pagkasama-samain mo lang yung elements. And, dapat arranged in ascending order or pataas. And at the same time, wala pong mauulit na element kahit isa. And so that's for union of sets. Let's have another example. Example number 3. We have set A, 5, 10, 15, 20, 25. For set B, 10, 20, 30, 40, and 50. Now we are tasked to get A union B. A union B. Sabihin, pagsasamahin natin lahat ito. And kailangan ascending, pataas dapat yung order. And at the same time, hindi pwedeng maulit yung mga magkakapareho. The answer will be 5, pinakamababa. Dalawa yung 10, pero yung sagot dapat 10 lang. 15 dapat ang susunod, correct? 20 ang susunod. Kahit dalawa yan, dapat isa lang doon, check. 25 dapat, check. 30, correct. 40, correct. 50, correct. So this is the correct answer. Wala namang naiwan na number. So this would be the final answer. For A union B, the answer would be 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50. Okay, ganun po ang union of sets. Okay, let's move now to intersection of sets. Ano naman kaya ang kinaiba ni intersection of sets doon sa union of sets? Okay, same process. I'll give you 2 examples. And what you're going to do is to observe. And later, we're going to have the definition of intersection of sets. Set A, set B. Then, kapag kinuha si intersection, this would be the symbol for intersection. Ano yan? Inverted U. Kabaligtaran nung union. Kasi si union, letter U, si intersection, inverted. What would be the intersection of A and B? The answer is 4. Paano kaya nangyari? For example number 2, C and D, set C and set B. Then kapag kinuha si intersection is C and ni D, this will be the answer, 6 and 12. Now, I'll give you time to observe the pattern, anong nangyayari, anong ginagawa kapag kinukuha si intersection of sets. Your 1 minute starts now.
Okay, time is up. Let's have now this one. What happened? Ano nangyayari kapag intersection? Diba? Bakit 4 lang? If you're going to observe, dito sa una, yung 4, siya lang yung naulit. Dito rin, 6 saka 12. Yung 6 saka yung 12, sila lang yung elements na naulit. So, ibig sabihin, ang nangyayari kapag intersection of sets, pinagsasama-sama natin lahat ng element or elements na pareho sa set A saka sa set B or sa set na given. Paano siya in-arrange? O, dito walang problema kay 4 kasi solo lang. But, in terms of example number 2, since dalawa, ganun pa din. Ascending. Pataas dapat. Mula sa pinakamababa, papunta sa pinakamataas. May naulit ba? Dalawa nga yung 6. Pero, dapat sasagot isa lang. Dalawa nga yung 12. Dapat isa lang. Kasi nga sa set, hindi dapat mauulit ang number. Dalawa nga yung 4, pero isa lang dapat. Ayan. So, for definition ng intersection of sets, ayun, ito yung mga pinagsama-samang elements ng given set. Arranged in ascending order at walang nauulit na element. So, that's for intersection of sets. Okay, let's have one example. Our example number 3. Ayan. So, si A, with an elements of 5, 10, 15, 20, 25. Set B, with an elements of 10, 20, 30, 40, 50. Then, kapag kinuha si A intersection B, kukunin lang natin lahat ng pareho. Si 10, ayun, pareho sila. And si 20. Ayan, ano pa? May pareho pa ba? Wala na. So, therefore, for intersection, that's 10 and 20. Intersection of A and B is equal to 10 and 20. Yung pareho lang. Ayan. So, I hope it's clear. Ulitin ko lang to conclude. Once we see union of sets, pagsasama-samahin lahat ng elements arranged in ascending order and without repetition of elements. Kapag intersection, kukunin mo naman lahat ng pareho and arranged then in ascending order and without repetition of elements as well. So, I guess you are ready now for our humor drill. 4 items lang to. For the given, we have 3 sets given. Set A, 1, 4, 9, 16, 25. Set B, negative 8, negative 4, 0, 4, 8. Set C, 30, 60, and 90. So, these are these items, numbers 1 to 4, ang sasagutan ninyo. So, I'll pause this for 1 minute. But, if hindi enough si 1 minute, feel free to pause that button para at feel free to pause para mas mahaba pa yung time na magsasagot ka. The timer starts now. Okay, all right. So, let's discuss the answer for number 1. So, sa number 1, observe natin, intersection. A, intersection B. So, since si A sa kasi B ang pinag-uusapan, wala kang pakialam kay C.
intersection, kukunin natin lahat ng pareho. May pareho ba? Yun. 4. 4 ang pareho. Wala to. Ayan. Ano pa? May 9 ba dyan? May 16 ba dyan? May 25? Wala. So, ibig sabihin, 4 lang. Isang element lang. And that is 4. Number 2. A union B. Wala ulit pakialam kay C. Si A sa kasi B lang. Pagsasamahin, kasi union. Sasamahin natin si A sa kasi B. Arranged in ascending order. So, start ka. Check your answer. Negative 8 dapat. Followed by negative 4. Followed by 0. Followed by 1. Followed by 4. Kahit dalawa yung 4, isa lang dapat ang ilalagay. Followed by 8, 9, 16, and 25. So, the answer would be like this. Negative 8, negative 4, 0, 1, 4, 8, 9, 16, 25. That's for A union B. Next, number 3. B union C. So, since B and C ang pinag-uusapan, tanggalin mo si A. Baka malito ka pa. Then, union. Pagsamahin daw natin itong dalawa. So, start dapat sa negative 8, followed by negative 4, 0, 4, 8. Then, 30, 60, 90. Okay, this is the answer for number 3. Next, A intersection C. Since A and C ang pinag-uusapan, tanggalin mo si B. Kasi baka malito ka pa. Next. Hanapin mo yung pareho. May 1 ba sa C? Wala. May 4 ba sa C? Wala. May 9 ba sa C? Wala. May 16 ba sa C? Wala. May 25 ba sa C? Wala. Ibig sabihin, wala silang intersection. May problema ka ba? Ha? May problema ba ba? Wala. Kasi pwede naman, di ba, na set na walang laman. And this is called the null set. Yun. Yung set na walang laman ay tinatawag natin na null set. Kung wala talaga silang intersection, okay lang yun. Okay lang na wala silang element na pareho. So, therefore, si A intersection C is a null set. Kasi wala silang parehong elements. So, I hope you got it correctly. And I would like to know your scores. Please comment it down below para at least alam ko kung nakuha mo ng maayos yung lesson natin ngayong araw. Thank you so much for watching. And meron pa tayong next na lesson about sa set. Thank you so much for watching, guys. I hope you enjoyed the video and you were able to learn something today. And please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga latest videos na i-upload natin dito sa HumorPH. And I just want to say thank you doon sa mga subscribers na natin hindi ikaw na magsusubscribe pala. Please click subscribe down below and click the notification bell. Because I know that you deserve more and you can learn more and you can be more. #HumorPH. Bye-bye. See you in my next video.